to another vlog. And today's vlog ay matagal-tagal tayong nawala. And na-miss ko kayong lahat. At sana ganun din at na-miss nyo ako. And today is... Ba't may paganyang-ganyan pa? Today is August 6. Ang unang araw na naman ng lockdown. So, yun. Mag-ingat po tayong lahat. And always stay safe, everybody. And keep safe sa inyo. Dahil meron namang bagong virus na Delta. Yun nga. Kaya nag-lockdown tayo. So, anyway, kaya ako nag-vlog ngayon dahil nagpatanong ako sa aking Instagram ng mga intense questions. Pero as expected, ang mga intense questions ay related pa rin or questions pa rin about Edric. Siyempre, hindi naman mawawala yun. Na meron pa rin mga questions about Edric and mga ex niya, mga ganun. So, itatry kong sagutin isa-isa in the best possible way na masasagot ko ang mga tanong na ito. So, let's get started sa mga questions nyo na pinost sa aking Instagram. So, ito, nandito sa cellphone. Ang ating first question, what scares you the most? Siguro, what scares me the most, lalo ngayong pandemic, is yung health. Yung health na magkasakit tayo, na ma-harm tayo, masaktan tayo, lalo na mga mahal ko sa buhay. Siguro yun ngayon yung pinaka-ano talaga, health is wealth. Siguro kahit naman sino, yun ang magiging sagot ngayon dahil nga sa kumakalat na virus at hindi tumitigil sa pagkalat at nagkakaroon pa ng kung anong mga pangalan sila. So, yun siguro yung pinaka kinakatakot ko ngayon. Dahil syempre, may mga bata pa kaming anak, diba? Syempre, ganun. So, yun siguro yung sa ngayon, yung pinaka kinakatakutan ko. Next question. Makulit po ba si Kuya Edric? Yes, makulit, lalo pag may kailangan. So, yun, makulit siya, pakit na kulit, ganyan. Pag may kailangan o binaisip siyang gawin, kailangan gawin natin to, yung ganon, kukulitin ka niya hanggang sa ma-accomplish nyo ang mga bagay-bagay. So, yun. Next natin, di ba masyadong intense, ano? Ito, may tanong, bakit po sobrang sakit yung maiwan? Okay, bakit masakit? Siyempre, naiwanan ka eh. Parang, ibig sabihin, nasaktan ka dahil may pinagsamahan kayo, dahil mahal mo siya. So, yun, talagang parte ng buhay yan. Kahit, walang perpekto, di ba? Walang perpekto. So, ibig sabihin, pag naiwanan ka, at ang tanong kasi kung bakit masakit, ibig sabihin, mahal mo yung tao. Importante sa'yo yung tao. Kaya, hindi ko ma-explain kung bakit ganun yung pakiramdam. Pero ang masasabi ko lang, ganyan ang nararamdaman mo kasi importante siya sa'yo. So, yun. Kung bakit masakit, maiwan. Sino ba namang may gustong maiwan? Diba? Wala naman. So, next question. Bakit po may mga taong dadating lang sa buhay mo para saktan ka? Okay. Hindi, kung ito ay based sa love, sa relationship, ganun. Meron at meron, susubukan at susubukan ka ng panahon na may darating at darating sa yung taong sasaktan ka. Kaibigan man, pamilya man, lover man siya, boyfriend, jowa, girlfriend, ganun. Meron at meron. Isa lang ibig sabihin, hindi siya ang para sa'yo. Kaya kanya nagawang saktan. Dahil diba, kung mahal ka ng isang tao, hindi kanya kayang saktan. Hindi niya kayang makasakit sa'yo or makaharm sa'yo. Yung ganun. So, isa lang yon, hindi siya para sa'yo at meron pang nakalaan at nadarating para sa'yo. O, diba? Itong question na to, yung nagko-question pala, siguradong marami tong pinagdadaanan. Maraming hugot sa life. So, yon. Sana nasagot ko ang iyong katanungan. Next question. Do you like Ray Velasco? Hindi ko naman sasabing ayoko sa kanya. Hindi ko rin naman sasabing gusto ko siya. Kasi hindi naman kami nagkaroon ng chance talaga na magkakilala ng sobra-sobra. Pero na-meet ko siya syempre. Pupunta siya dito sa bahay. May times na nakapag-date, nakapag-double date kami nung sila pa ni Edric. Pero yun, I have nothing against her.
humarap siya sa amin ng tama, tinrato niya kami ng tama, pero to the yung deeper meaning ng relationship with between Rye and me and Richard, hindi naman dumating kasi talaga sa sobrang lalim na nakilala namin siya ng ganun. Hindi nagkaroon ng chance na ganun. So, ito ay sigurong nagtanong ay fan ng ni Edric at ni Rye. So, yun. Medyo matagal na, di ba? Matagal na silang hiwalay. 2 taon na ba? So, hindi siya makaget over. Next question. Okay. Failed relationships ni Edric. Any thoughts? Walang nagtatagal. Madalas may bago agad. Okay. Failed relationships. All of us, lahat tayo ay dumaan sa matitinding failed relationships. When in terms of jowa, when in terms of pag-asawa or lover, yun, lahat naman tayo dumadaan sa failed relationship. Hindi naman ho perfecto si Edric. Hindi ho siya perfect. May mga flaws din po siya. So, masakit sa kanya ang bawat failed relationship. Kala nyo lang, ganun, guwapo, so, bata pa, kaya niya yan, ganyan. Hindi po. Hindi nyo rin po alam kung anong nangyayari at pinag-uusapan namin sa loob ng bahay namin. Hindi nyo rin alam kung ano ang relationship niya or naging relationship niya sa mga naging girlfriend niya. So, di ba, parang hindi rin natin siya ma-judge. Masakit ang failed relationship sa mga nagsasabing playboy siya or fuckboy siya. Sorry for the term. Hindi nyo rin ho siya kilala. Hindi nyo rin ho alam yung pinagdaanan or naging flow ng relationship. Masakit yun. Masakit sa kanya yun and iniiyakan niya yun. So, yun lang ang masishare ko sa inyo. Hindi naman, pag nakipag-break siya, ang saya-saya na niya. Hindi ho ganun. Hindi ho naging ganun ang sitwasyon. Dumadaan siya, may pinagdadaanan siya, and effect din yun sa kanya ng mga naging failed relationships niya. Siyempre, from every relationship, lahat tayo may matututunan. And for sure, lahat yun may natutunan si Edric. So, yun. Siguro hindi naman natin pwede sabihin, ay, kasalanan lahat ni Edric, kaya nag-fail lahat ng relationship niya. Hindi po pwede yun dahil hindi naman siya mag-isa lang sa relasyon. Dalawa lagi yan. Kung relasyon, dalawa sila. So, yun ang sagot ko dun. At madalas may bago agad. May bago agad nakapalit. Siguro yun yung ibig sabihin niya. May bago agad kapalit. Wala po. Wala pong bago agad nakapalit. Kasi ngayon, ang priority niya muna ay mapabuti yung sarili niya. Yung mahalin niya muna yung sarili niya. So, yun. Mas mainit pa yung questions nila about kay Edric. So, okay. So, sagutin natin. Hi, tita. Sheer or Rye? Liliwanagin ko lang ho, matagal na hong break yung mga yan. Matagal ng relationship na natapos na na nakarelasyon ni Edric. So, Sheer or Rye, wala sa kanila. Kasi wala naman nag-end up. Wala namang nag-workout na relationship sa kanila. So, we are praying and hoping na sa future na magiging girlfriend ni Edric, eh, sana maayos na. Pero syempre, bata pa naman si Edric. Pwede pang mag-enjoy, pwede pang to get to know other people, di ba? To explore the world, yun. Di ba? So, yun, wala ako, kung natatanongin niyo ako ngayon, wala akong gusto sa kanila, yung dalawa, kasi I have nothing against both of them. Wala talaga. Pero kung tatanungin ako kung sino mas gusto ko sa kanila ngayon, wala. Kasi wala naman, wala rin naman eh. Hindi naman din nag-workout yung relationship nila ni Edric. So yun lang yung aking sagot doon. Next question. Knowing na close na po kayo ni Ate Sheer noon, ano pong na-feel nyo na wala na po ang Ed Sheer ngayon? Masakit. Masakit sa akin, personally, dahil hindi ko naman siya tinuring na iba eh. Alam niya yan. Alam ni Sheer yan. Malaki rin ang naitulong niya sa akin na nagsimula ulit akong mag-vlog. And I am very grateful and thankful for that. Hindi ko yun makakalimutan. Pero masakit na naghiwalay sila. Kasi syempre parang, nakala ko okay kami, di ba?
Ang akala ko magiging okay din sila, pero ganun talaga ang life, 'di ba? So ayun, wala eh. Ganun talaga eh. Pero malay naman natin, hindi rin naman natin alam, huwag tayong magsalita ng tapos dahil mahirap na, 'di ba? So 'yon ang aking sagot sa iyong katanungan. Next, what has life taught you recently? Life has taught me to share and be kind, na hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ng tao. So, always choose to be kind. So, yun siguro yung ma-share ko sa inyo na natutunan ko sa buhay recently. Matagal na rin naman yun, pero yun pa rin yung tumatatak sa akin, na always choose to be kind, kasi hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ng mga taong nakakasalamuha mo. Bibigyan nyo pa po ba ng chance yung taong minsan nang piniling iwan ka? Siguro case-to-case basis, pero kung ako, kung iniwan niya ako, dead man na ba? Ganun. Simple. Huwag na natin pahirapan pa. Kung hindi mo ako pinili, kung mas gusto mong iwanan mo ako, di. Pero kung valid naman yung reason pag-iwan mo sa akin, tapos may usapan naman tayo and all, okay, fine. Hindi ko mag-gets kung bakit mo ako iniiwan. So, dead ma. Ganun talaga eh. Ganun ang buhay, di ba? Parang, that's life. Kung may iiwan sa'yo, may babalik at babalik din naman. So, yun ang aking sagot sa tanong na yan. Next, sino si Ate Bevs? So, siguro ito nakuha niya sa previous vlogs ko na nag-swimming kami sa Beverly Hills. Yun. So, sino si Ate Bevs? Si Ate Bevs po ay kaibigan ni Edric, and na hindi pa kami nag-meet in person, pero nakapag-usap na kami ng twice or three times. So, yun po si Ate Bevs na tinutokso namin kay Edric. Si Ate mo Bevs. Hindi po yun yung tunay niyang pangalan. Ginawa-gawa ko lang po yun na pangalan. Si Ate mo Bevs. So, yun. Parang sumisikat na si Ate mo Bevs. So, sa vlog ni Edric, may nagtanong din kung sino si Ate mo Bevs. Pero hindi rin piniling sagutin ni Edric kung sino yun. So, yun. Are you in good terms with Edric's biological mom? So, po sa lahat po na nakakaalam, ako po ay stepmom ni Edric, hindi po akong biological mom. And ang tanong ay kung in good terms po kayo ng biological mom ni Edric, hindi po kami nagkikita, hindi po kami nag-uusap. I have nothing against her. I respect kung ano yung way or style ng pagpapalaki niya sa kanyang mga anak. And that's it. That's about it. So, in good terms, siguro wala naman way, hindi naman kami nag-uusap, pero yes, ang always kong payo kay Edric na kahit ano pang mangyari, yan ang nanay mo. So yun, inirespeto ko ang relasyon nilang mag-ina, and malaki naman na si Edric eh, may sarili naman ng iyang utak. So yun ang sagot ko dun. Next, anong message mo sa susunod na girlfriend ni Ed? Umibiyok pa. Anong message mo sa susunod na girlfriend ni Edric? Hello. Hello there. Ang message ko sa kanya, sana, sana ikaw na. Hindi ko alam, paano ba? Paano ko ba sasabihin? Siguro, kasi kung mahal mo si Edric, dapat mahal mo rin kami. Diba? Ganon. Kasi kung sino namang minamahal ni Edric, minamahal namin. Diba? Parang ganon naman talaga dapat. Diba? Ganon talaga. Kasi hindi naman na sila rin, hindi naman na teenager si Edric. Eh, diba? Parang ganon talaga yon. And mas maganda yung relasyon na okay sa pamilya. Yung wala kang iintindihing hassle. Diba? Wala kang iintindihing bad vibes. Diba? So yung okay in both families. So yun siguro, and mahalin mo lang si Edric. Anong message ko? Sana maging okay kayo, di ba? Yun, hindi ko pwede sabi sana ikaw na, kasi medyo bata pa si Edric, pero kung yun na talaga yung susunod na girlfriend, eh yun na, then happiness. Ganun lang, masaya lahat, di ba? So yun ang ating question, and last question natin. Bakit po ang tagal nyong walang upload na vlog? Miss you po. Take care always. Okay.
medyo 2 to 3 weeks na ata akong walang vlog na dapat 3 times a week eh, meron akong vlog. Dahil, okay, ano ko ba sasabihin? Pag napapanood nyo ako, makikita nyo very, ano ako, very jolly, parang stress-free na kaya ko ang buhay, ganun. Yun din ho talaga yung alam ko sa pagkatao ko, na kaya ko lahat. Sa mga pinagdaanan ko, kaya ko. Alam mo yun, yung parang mahirap pero kakayanin ko, yung ganun. Siguro nitong past few months, may pinagdaanan lang ako sa sarili ko na kahit siguro asawa ko, mga anak ko, hindi nila alam. Dahil hindi ko pinapaalam. Siguro pag napanood nila to, ngayon lang nila malalaman, di ba? Ayoko kasi maging pabigat sa ibang tao. Ayoko yung iniisip nila ako. Ayoko yung nag-worry sila sa akin. Ayoko lang ganun. So, may pinagdadaanan ho ako sa sarili ko. Hindi kasi madali dahil dito sa bahay namin, si Richard, si Edric, may pinagdadaanan din ho sila sa emotionally, mabigat, ganyan. Kaya parang wala ho akong, feeling ko lang, sa akin lang naman, na parang wala akong karapatan na malungkot, wala akong karapatan na ma-depress, o tamaan ng anxiety, kasi may, kailangan ko maging strong para sa kanila. Yung ganon, para, nanay po kasi ako ng tatlo, iba-iba ho yung edad, ang layo po ng agwat, may bahay po akong pinatatakbo, may mga bills po kaming kailangan bayaran. May negosyo po akong inaasikaso na para hindi kami nga at para may makain kami sa araw-araw, and yun nga, may pambayad ng bills. So, hindi madali. Hindi sa nagre-reklamo ako, pero hindi madali. Hindi naman ako pinapabayaan ni Lord kasi malakas ako sa kanya. Pero yun, siguro yung pinapakita kong front sa pamilya ko, eh, ano na, parang happy ako, wala akong problema, ganun. Pero deep inside, pagpasok ko ng CR, iiyak ako. Ayun, katulad ng sinabi ko kanina, uulitin ko, ayoko po kasing maging pabigat sa ibang tao. Dahil alam ko sila rin may pinagdadaanan. Gusto ko lang maging strong ako para sa kanila. Nagkukulong lang po ako sa kwarto, hindi ako lumalabas. Nanonood lang po ako ng Netflix or kaya ng mga vlogs. Doon ako nakaka-cope. Tapos hindi ko ako nakakatulog. Kaya, lagi akong puyat. Then, wala. Yun na lang. Parang yun na yung me time ko sa madaling araw. Pag ano, si Edric late din natutulog eh. Pero mas late ako natutulog kay Edric. Naaabutan niya ako. Pasok siya dito sa kwarto. Dito kasi siya natutulog. Sama-sama kaming natutulog sa isang kwarto nila Edric. So, makikita niya ako. Natutulog na siya. Mas mauna pa siya sa akin. Di ba? So, yun po. Kaya medyo natagalan dahil ayoko namang humarap rin sa inyo na hindi ako okay. Kasi makikita nyo naman eh. Siguro, ano din eh, epekto rin, diba? Sa mga previous vlogs ko, sinabi ko sa inyo na may something sa hormones ko. So, nakaka-affect din ng anxiety, ng depression, yung hormones ng may polycystic ovaries, yung may hormonal imbalance. So, yun. Kasama rin po kasi yun eh. Kaya, yun po. Ngayon po, medyo okay-okay ako. Tinamaan pa tayo ng lockdown. So, limited ang magiging galaw natin. Limited ang negosyong magagawa natin. Pero, syempre, tandem kami ni Richard. Gagawa kami ng paraan na kumita ng money, na ganyan. Kaya ngayon lang din po ako ulit nakaharap. May mga nagme-message sa akin. Salamat sa inyo. Kilala na niya ako sino kayo. Nangangamusta. Kung kamusta ako. Dahil alam nyo, malaking bagay ho sa akin yung may nangangamusta sa akin. Dahil hindi ho lahat nangangamusta. Yung wala lang. Yung may mga ngamusta tas uutang. May mga ganon. Pero hindi yung tatanong lang, Michelle, oh, kamusta ka na? Hindi lahat ho ganon. Kasi siguro alam nila, nakikita nila sa Facebook na masayaan akong tao, malakas akong tao, ganun. Parang malaking bagay ho sa akin. O sa katulad ko na, di lang naman ho ako nag-iisang ganito. Yung mga tao, for sure, ganito din po. Malaking bagay ho yung kamustahin nyo lang isang tao. Malaking bagay po yun. So, yun po. Kaya ho, nawala ako sa vlogs, nawala ako sa
ng 2 to 3 weeks na ata akong walang vlog. Tapos ngayon, syempre, isip ako ngayon na panibago paano kami mag-vlog and nandito lang kami sa loob ng bahay. So sana po, patuloy nyo pa rin po kaming suportahan. So sana ho na sagot ko po yung mga tanong nyo sa mga bagay-bagay at sana interesado pa po kayo sa mga sa pamilya namin at sa mga kung anong meron sa pamilya namin. So yun po. Yun po. Sana makabalik ako. Please pray for me po. Yun. Na magsunod-sunod po yung vlogs ko ulit. And makapag-isip ng mga content na makaka-entertain sa inyo. And yun. Yun po ang aking kasagutan sa inyong mga tanong. Maraming salamat sa mga nagtanong. I-shoutout ko lang po ang iba. Ilan sa mga nagtanong. Mi Amor, J-Ann. Hello sa'yo. Joanna, Angela, Alisa, Celine, Paes, Alisa. Yan. Bin underscore buying. Christelle Mendoza. Aimee J underscore 20. Jaiga Shines. Ashley Meliera. Jacobs.jpg. Yan. Maraming salamat sa inyo sa mga nagtanong po ng questions at walang asawang sumasabaybay at nag-iintay sa mga paparating naming vlogs. Maraming salamat po. It means a lot to me na yun, may mga nag-aabang pa, magtatanong bakit wala kang vlog, ganito, ganyan. So yun, mag-iisip ako ng at sana tuloy-tuloy ko ulit to. Mag-iisip ako ng mga content na pwedeng nandito na sa bahay kasi hindi tayo makalabas. So yun, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtatapos ng vlog na ito hanggang dulo. And please, don't forget to subscribe to my YouTube channel, Michelle Go, to Edric Channel, Edric Go, to Matthew's channel, Matthew Go, and to Micaela Amazing. So yun po, maraming salamat. Please click that notification bell para updated kayo sa mga parating pa naming mga vlogs. And always remember to be the best version of yourself. This has been your Mommy Valentine, and stay safe everybody dahil lockdown tayo ngayon. Stay home. Bye!